Nasaan tao ko dyan? Ay, sa Eh, better. Manggugulo tayo dito sa mga tulog pa. At mukhang hindi ko alam nga mo kung anong oras pa to mga nagsitulog. Ayun, nagreklamo na. Sino? Sino ang malakas umilig? Ayan, oh. Si Safe Moto. Katabi ko humihilig. Oh, di nagsasagutan. Nagsasagutan yun, ibig sabihin nun. Nakatulog lang ako nung tumayo pa si Kuya Red. Ay, bangon! Saan tayo pupunta, mentor? Dudukutin ko yung hotdog nila. Dudukutin yung hotdog. Oh. Oh, kamusta yun yung cook? Kamusta na yung mga hotdog nyo? Kamusta ang mga hotdog ninyo? Itim na. Ay! Itim na nga! Itim na nga! Nag-grow na yung hotdog nyo. Itim na. Bakit itim na? Boy na. Boy naman, natulog ko na nga lang. Sinunog mo ka. Iniiwan mo. Yun na nga lang ginawa mo dito sa Bulinaw. Mga ano oras tayo be-breakfast? Masiguro. After lunch? After lunch? Antik na breakfast yan. Oh, ikaw, anong ano mo? Ah, itlog na pula. Eto, itlog. Mahalat ba yung mahalat na itlog mo? Talaga ba? Salted egg ba talaga yung itlog mo? Kahit siguro hugasan, talaga mahalat eh. Mamaya tayo bumalik, wala pa pala eh. Hindi, nakita ko, hindi ko lang hotdog. Ah, gusto mo na mag-hotdog? O, oh, hindi kumuha ka na. Titikman ko yung hotdog ni... Ni JM. Maghapon tulog eh. Eh, magdamag na tulog eh. Magdamag na tulog. Ano? Lumalabas. May nakalabas. JM. Sarap yung lumalabas. Nakagano'n ng parang may lag. Uy! Ayun na ba kami naghahanap? Saan kayo nagpunta? Eto. Ang aga ko nagising. Maaga ako nagigising lagi, bro. Oo. Gano'n pag matanda. Maagang gumigising. Buti mo, medyo nagpatanghala ka. Ayun siya na nagsabi. Pareho na kaming dalawa. Ah, ito pala sila eh. Ulam, ulam muna yung unahin. Ulam. Dalawa kami doon. Kasi yung kanan madami. Kakamay ka? Balikid. Ano namin Diyos? Maraming salamat po sa biyahe na, na ito. Ingatan mo pong bawat sa Panginoon. Makating po sana kami ng ligtas sa aming paroroonan. Maraming salamat din po binigyan mo kami ng lakas sa biyahe na ito, Panginoon. Ingatan mo pong bawat sa inilin po namin sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. Ampas na first! Ampas na first! Ampas na first! Ampas na first! Yes, man! Yes, man! Let's go! Gospel po! Sampas lubos!
Ngayon, nasa lupas na tayo ng highway. At ang pupuntahan natin ay Pasambales. So, paikot yung gagawin namin. Ngayon, pauwi na kami. Kasi kung doon ulit tayo dadaan sa dinaanan namin nung una, eh, wala tayong makikita ang iba, kundi yun at yun pa rin. Ang nasa na namin ay si Kalokal, then si Ate Jem, Red Sweet, ako, then siyempre yung Hampas Lupas pa and mga Gospel Boys. Madaya ito si Red Sweet eh, naka 400cc na motor eh. Sabi, scooter lang ang dadalhin eh. Eh ako nga, 110cc lang eh. Malayo yung kotse sa akin eh. Kung napapansin nyo ay hindi kami gaano nagkakasabay ng Gospel Boys. Kasi nga, iba yung aming pacing. Sa pacing namin nila Ate Jem ng Hampas Lupas, dahil loopers kami, mas gusto namin, tinitipid namin yung lakas namin kasi sa style ng aming pagmumotor ay kung may makita kaming maganda o madadaanan na maganda, pinupuntahan namin. Katulad ng ginawa namin kahapon habang papunta ng Bulinaw, eh sinadya na namin yung katutubo. So ang style naman ng mga Gospel Boys kasi, talagang mabilis yan sila, di namin kayang tapatan yan sa pabilisan. Pero kung saan yung destination nila, doon agad sila, gusto nila ganun. Nakakwentuhan ko rin si Boss Batosay na ganun nga yung kanila, kung saan yung destination nila, ang gusto nila makarating kagad at makapagpahinga doon. Kami naman kasi ay nasanay naman kami na araw-araw, kasi nga minsan pag nag-loop kami, ang kailangan ay ilang araw na biyahe. Araw-araw ka magmumotor, kaya kailangan tipirin mo yung lakas mo sa biyahe na ginagawa namin. Ito yung dinaanan natin din ng Philippine Loop ah. Oh, dinaanan natin to ng Philippine Loop. Dinaanan ba natin to? Oo. Ito yung Pasambales na eh. Subic, Sambales, di ba? Pagkatapos ng Alaminos. Yung ADB, oh, parang ala lang itong ano. Anim. Dinaanan pala natin to? Oo. Anim na lane. Hindi. Siguro, parang. Nadaanan natin to. Bawal aberte ka ng mentor eh. Bawal aberte ka ng mentor mo. Baka mamaya pagdating na. Oh, may kawayan, dahan. May nagaano ng kawayan. Oh, ganda ng daan dito. Oh. Alaminos, Olongapo. Alaminos. Yung malapit ka na? Oh. Lumayo ka pa? Eh, Hampas Lupas eh. Paikot na. Gusto paikot eh. Next time I don't pass, may contact na tayo ulit. Hindi na narinig yung kwento natin, mas masaya pagkausap kita eh. Connect natin. Eh kasama pa natin yung mentor, ang gusto niyan. Di na naman tayo dadaan, ikutin na natin. Ayaw niya nabitin. Nag-jarial speak nga to, nabitin, nagpunta ng kabanatuhan. Ayaw nga to si Ate Jim. Woo! Bawal overtake ka ng mentor. Stopover, kape-kape muna. Dito na kami sa Impanta, Pangasinan. Ano? Kakape ka? O tara. Nagpabili na lang yung dalawa sa akin eh. Ayun. Brewed coffee, 45 medium. Kape is life. Easy coffee. Kopi ko. Sabi ni ate, 50% off daw. 26 pesos naging 13. O di bili tayong tatlo. Yan pate. Natanggap kayong bariyate? Yes po. May nanami niya sir. Yan! Huwag ng 20. 7-11 ang sagot ng mga naglulup. Kahit mga endo rider, nagsay 7-11 din yung mga yan. Oh, kape! Wag, papalipad ka pala ha. Uy, thank you bro. Kunin ka yung hotdog. Hotdog. Oh, di ba? Sabi ko sa inyo, pag ako kasama nyo, walang masasayang na pagkain sa akin. Oh, hotdog! Hotdog yan! Oh, binayaran natin yun. Hotdog! Ha? Hotdog! Hotdog. Ha? Hotdog. Hotdog. S12, 12-18. Ikaw mentor namin, diretso!
Napakasarap tignan, nakasama si Miss Jem, no? Hmm. Huwag kayong mag-alala. Kasi HL na yan si Miss Jem. Meron ang pabangay sa HL. Pinakamabangis. Pinakamahino ang rider sa Pilipinas. Sa HL. One hour? Babang kulang-kulang dalawang oras, mararating natin yung Santa Cruz, Zambales. Tapos doon na yung gateway going to Daang Kaligasan. Hindi tayo sigurado kung makakapasok tayo doon. Pero ang plano natin, kung hindi man talaga tayo makakatagos, makakapagpas, eh mapunta na natin yung bungas. Salamat sa impormasyon, Boy P. Ako naman. Ito na nagbigay. Oo. Sasabihin ko pa, ikaw na lang. Ito, papalakbas ko na. Uy. Drama. Ano ba nakalagay? Ito yung mga cheesecake. Ano yan? Barangay Gama? Barangay Gama. Gama? Hop. Barangay Gama. Checkpoint? Si checkpoint mo pa kami? Oh, checkpoint. Taka na, si Ate Jam lang ang solusyon dyan eh. Tango lang eh. Isang tango lang. Okay, sir. Di ba talaga yung nabubuhayan talaga kapag nasa motor? Hmm. Kapag bumababa ako, sino lambot ba nakakaramdam niyang ganyan? Ako, ramdam ko lambot. Nalalambot ka pag bumaba ng motor, aatakin ka. Pag sumakay na ulit, sige, wala na ulit. Sabay ka na naman. Para hindi mo kaya na hindi mo makadaro yung motor mo, tapos hindi ka nakahanginan. Oo, mainit eh. Hop, silip Philippine Looper. Oo. Take. Merong truck, may truck. May truck. Pasok kasunod pa kayo, may kasalubong na out. Kolong-kolong. Kolong-kolong. Daang kaligasan. Ha? Cemetery agad bumungad ah. Isang paalala yun na mag-ingat dyan, Pax. Ito yung kabilang parte ng daang katutubo. Yes, bro. Dito ang tagos nun, kung dumiretso kayo. Kung may, kung pwede tayo tumagos sana dun. Ay, kaso nga meron checkpoint dun eh. Mukhang akyata na naman yung dalawa yung ADB ah. Mag-move yan to. May clutch ah. Hello ko, bago clutch ko. Shoutout GTR Speedtech. Mag-vlog di John Fox. Sabi ko na eh. Pwede naman mag-shoutout, di ba? Oo naman. Hindi naman ikaw yung nagpupumot. Ako naman eh. Sa lahat ng mga taga-norte dyan, di ba? Kaya, dapat si Doc Gabi manunod sa akin para ano niya, mapanood niya. Nanunod sa yun. Promise. Subok-subok kung makakapasok. Makapasok kaya. Sabi lang, bawal tayo eh. Ilan pa? May apat na baro pa wag gasolina ako naman. Pwede naman natin pilitin. Makakulin lang tayo. Napasingin naman tayo, sorry. Walay natin, pagbigyan tayo kasi sa tourism naman. Oo, di ba? Oo. 5 a.m. po ang pasok ng mining truck. Mayroon palang minahan dito. Yung papasok dito sa daang kalikasan ay delikado. At nakikita nyo yung kulay ng kalsada ay may mga lupa-lupa. Minsan basayan, putik na. Sobrang daming truck. Malapit na siguro tayong umakit nyan. Yung kahapon pinunta natin daang kalikasan, ito yung natatanaw natin dun sa parting taas. Daang katutubo pala. Katutubo, kalikasan. Hop. Pabuhangin. Solong-solo na ating ngayon ah. Maklina, by 362 ah. Asan? Kinakausap ko lang yung editor ko. Ay, nasa paano na yata tayo ng ano? Ayun no? Ng kalikasan. Ayun na. Ang ganda. Ayun no? Kita mo yung daan yun no? Yun yung aakyatin natin mga bro? Oo, yun. Yun no, kita na po sa kalsada. Yun yung inaakyat. Ay, yung mga truck dyan ang gagaling, oh. Basic na basic. Basic na basic, pausugin yung ATV 150 namin dyan. May clutch na naman tayo, oh, bro! Oh, lagay yung logo, ha. Ganda. Oh, bumabanking. Lagay niyo yung logo ko, pag bumabanking, ha. Ay, dyan ka sa editing dyan pa, bro. Lagay yung logo. Yan na. Yan na ba yan? Yan yung taas, yan na yan mismo? Oo. Ang kalikasan? Yan yung natatanaw natin doon sa kabila kahapon eh.
Yung mga truck-truck na yan. Nakakatutubo, no? Oo, oh, makakakit lang tayo ng bundok na yan. Safe na goods na tayo, bro. Oo. Oh. Nakakyata na. Sige nga. Ngayon tayo magkarir. Ito na ako, oh. Ano? 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 Oh, sige, ito na ako, oh. Oh, sige, 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 oh. Oh, oh, ano, ano, ano? Oh, oh, ano? Ano, sige, oh, ano? 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 Wala! Pahina pala kayo sa akyatan eh! Asan na kayo? Ano? Ah, may kasama pala ako. Uy! Ano? 150 ba yan? 150? Ha? 150 ba yan? Bakit anong gawin mo dyan? Oh, oh, kamay niyo, oh, sa camera, oh! Akala ko man, sabi, napakatarik daw, hindi naman ah. Nasaan na kayo? Andito sa oran, nakikita ka namin umugutugod. Matay na tayo nito. Sinunahan mo si Ate Jem, nung paglagpas mo, umiling-iling. Ay, nagagalit, ay, napas yung mata. Nagagalit. Akala mo Ate Jem. Sinunahan mo pa si Ate Jem. Halo. Pinapalo yung po! Oh! Ano siya, nakala ka ba yung mas bibilis pag pinalo? Yan ah. Ito, oh, dito ginagawa pa lang. Welcome to Switzerland. Laban na, diretso lang tayo guys. Laban lang! Timers ha. Hindi pa nakapunta na ang dahang kalikasan. Ito na yun. Gabal ni Jan Bang, mga first-timers. 200cc daw yung pandapit niyo? Oh, joke lang yun, no? Di ako magpapakarga. Satisfy na ako. Si Ate Jem, binano? Nabertika niya sa kurbada? Bakit? Kurbada na paahon. Oo. Oo? Oo? Oo, mabuhakin, ha? Maka-upload ko yung gulong ko dyan, ha? Kaso hindi siya pang akyatan. Loko! Yung motor mo, hindi pa akyatan! Alam ko sa amin, ha? Oh. Hindi lang yung motor namin, Ate Jem, oh. Nasaan ba kayo? Nasa unahan? Nasa unahan mo? Akala ko nasa unahan kayo. Kasi satisfaction sa amin na makita kang kapagay ko sa unahan. Kaya pinapagalan din namin. Kaya na, pagunta na kami sa'yo. Ready ka na bang kumain ng alikabok? Sige lang! At pataas na ng pataas to. Ayun, mas matarik dyan. Yeah, okay naman kayo makapagsabi ng matarik to. Kung makakasama ko sa HL eh. Okay mo si kwento eh. Wala pa bang nangangamoy dyan? Wala akong nangangamoy dyan. Nanguna na rin eh. Sabihin nyo, pag kami nangangamoy na at kay... kailangan magpahit. Oo, ito. Hindi, mga hindi marunong rumispeto yung dalawa. Sila ka, Dick, tsaka si John Fox. Hindi ka marunong rumispeto sa master natin dito. Ay, tagal lang, tagal lang. Tigil muna ako. Baka kailangan magpahinga ng motor niyo. Ba't ano, umusok ka? Sino sa inyo? Ito oh? Na naputulong ka ng belt o may natuyuan? Ano ba nangyari? Asin yung mentor natin? Kilometers? O takbo? Lali lang tayo. O dyan, Fox, tayo ka ng tayo. Mamaya wala na tayong gas. Pababa naman eh, pabalik. Okay, okay. Sige, feeling ko kasi sagad na to, te. O palipad okay, na lang tayo. Abot yan. O hanggang dito na lang tayo. Guide lang. Ayun, nanganda na dito. Pwede na dito. Okay na rito. Di sa unan pa, baka meron pa. O okay. Sige. Kung hanggang sa'yo, saan tayo papagalitan? O sige. O pinapauna na kami, nakita mo. O. Oh. Eh mga bata, sige magsilaro na kayo doon. Eh hindi, pababa na to eh. Okay na. Wow! Yun oh! Teka lang, ano kung 360 ko kayo? Oo, sayang yan. Sayang 360 ko eh. From the heart, still believe the words you said.
pababa lang namin ang daang Katutubo ba? Kalilikasan. Dito na ako sa dalo eh. Kalikasan. Ayan. Ang oras ay 1:51. Saan ang diretso natin ngayon? Kakain. Tapos saka tayo diretso pauwi. Okay. Let's go. So yung gospel boys kasi kanina ay may mga nasiraan daw. Kaya siguro kanina pa din naman kami nag-iintay. Eh meron naman ulit nasiraan. Nagsabi na kami kay Kalokal. Sa pagbaba namin kasi nakita namin si Kalokal. So ang sabi niya eh may nasiraan pa daw ulit sa kanila. So yun yung kargado rin eh, si Safe Moto. Ay! So yun, pagka nagkakarga kasi ng motor, yun yung consequence, lalo pagka long ride. Kaya dapat, meron din kayong kasamang may alam sa motor, oo, mekaniko. Meron naman silang kasama, and siguro naman maayos naman kagad-agad yun. Diyan papasok po yung sinasabi ng iba na stock is good. Yes! Although hindi naman kabilisan yung motor namin, pero bihira naman kaming magkaroon ng problema. Hindi naman tayo nagkakaroon ng problema sa motor. Oo. Sa relasyon lang bilang magkakaibigan. Mabilis makasira ng magkakaibigan ng long rides eh. Oo yan! Ay, dito joke ha. Totoo yan. Oo nga. Ah, totoo yan. Kasi mas matagal na samahan dyan na nagkakakilala mabuti. Kailangan ng camaraderie ba? Dapat one spirit, one goal. Dyan mo makikita ko sino yung marunong nang mag-adjust kahit paano, sa ano, di ba? Totoo yan ha. Magiging mapagbigay ka kahit paano dahil alam mo ikaw yung mas angat dun sa ano. Ang pinakaano dyan is kailangan mong maging maintindihin. Intindihin lahat ng sitwasyon ng lahat ng kasama. At huwag maging makasarili. Yan. Yeah. It's all... At huwag umovertake sa kanan. Ang kahalagahan ng pagiging maintindihin, pag nagka-jowa ka, eh, natagal kayo kasi maintindihin. Woo! Last part of the vlog! Tinahapos na lang sila sa dik-dik yung joke eh. O, totoo yun. Totoo yun, ha? Dapat talaga may pagkakaisa yung ano. Isa lang yung trip. Once yung natutunan mo na maturity, in-apply mo sa lahat, pwede mo i-apply sa lahat yun kasi personal naman yun eh, pag-ugali yun, di ba? Hindi yun. Sinubo tayo, no? Pag in-apply mo sa lahat yun, natutunan mo, gaganda lahat, relasyon sa pamilya, relasyon sa kaibigan, relasyon sa... Bye! Relasyon sa kapit. Time check 2:10 PM and nakakita si Ate Jem ng kapihan dito. Ang ganda nung ano eh, datingan eh. Kopi Kubo, 24 hours. Eh, alam mo naman, pagka nakakita ng kapihan din si Kuya, hindi mo mapipigil ang tumigil yan. Eh, ano dyan, te? Tubig lang. Naubos ko kagad eh. Baka magpalpitate ako. Babay na. Salamat ha. Sarap ng kape niyo talaga. Okay. Kopi Kubo Collective. Uy. Open for franchising pala sila. Nakarelax kami dito ah. Tara! Bye-bye! Okay. Kaya! Pero masarap talaga yung kape ah. Ice coffee yung order ko eh. Bridge under the bridge. Madadaanan ba talaga natin yung ano? Yung waiting shed na tinulugan natin ng Philippine Loop? Oo! Oh, madadaanan natin yun! Eto na yun. Nararamdaman ko na. Ito na nga tayo yun, Jantak! Oo, ito na nga yun. Nakikita ko na yung mga waiting shed eh. Hop, tulay, gondo. Ito na yun, no? Ganito po kami ang paslupas. Nag-off kami, nilihikon ako. Ayun na, Masinloc. Masinloc, Zambales. Ayun, iba. Sa iba tayo nun eh. 35 kilometers pa. Tanda ko na tinulugan namin ng Philippine Loop na waiting shed is dito sa may parting iba, Zambales. Gusto ko lang alalahanan yung nangyari sa amin ng Philippine Loop na magkakasama kami doon natulog sa waiting shed. Nakikita din natin yon, yung waiting shed na naging saksi ng Philippine Loop namin. Ayan, amungan. Malapit na tayo. Natatandaan ko na ito yung unang mga waiting shed na dinaanan na namin na dapat dito kami tutulog. Tanda ko yung anong yun eh, yung paliko na yun eh. Malapit na yung waiting shed. Bro! Ito yun! Ito yung waiting shed oh! Ito yun! Ayan yun oh! Ito, tanda ko to oh! Ito yung katapat oh! Ayun oh! Woo! Woo! Sipat-sipat tayo ng ano na pwedeng silungan at tsak na malakas siguro tong ulan na to. Dyan? Ano? Pwede na yan? Sa motor tayo o? Oh. Ah, ayan. Pasok yan, lasadik. Time check
11:24. Ayan, dito na kami. Inayos na namin yung mga motor namin ng ganito. Buti nakita ko tong waiting shed na to na malaki kaya sa mga nadaanan namin. At yun na nga, dito na tayo magpapalipas ng magdamag hanggat hindi tumitila yung ulan na yan. At ririnig nyo ba yung kulog? Ito na yung last na matutulog tayo sa motor. At pagtapos nito ay makakatikim na tayo ng malambot na kama. 69 kilometers na lang sana kami, pero wala eh, hindi pwede. Kailangan namin ng sarili namin malapit at tapusin. Tumutuloy sa'yo? Sa itari? Tumutuloy sa akin ha? Tumutuloy. Okay na, tulo lang kaysa naman ulan. Kaya maligo tayo sa ulan. Waiting shed na yun, kasi pagkatapos ng waiting shed na yun, merong malapit na gasolinahan dito kung saan na kami nagpag-gasolina. Ito yun, no? Ito yung gasolinahan na yun, no? Tandang-tanda ko pa, hindi pwedeng mawala sa memorya ko yan. Yung mga ganyang lugar dahil naging memorable sa amin yan. Woo! Ang sarap balik-balikan. Dito na kami, kung saan din mag-stop over muna. Hello sir, teka lang. Yan. Ganda na ang t-shirt natin sir ah. Never underestimate an old man with a motorcycle who was born a Leo. Wow. Sige sir, pasok kami dyan. Yun yung binenta mong... Yeah. Ngayon yung malaki na. Buhay niya, di ba? Laki. Laki ng playpen niya. Grabe, laki. Come to mom. Inaamoy-amoy ako kanina, natatakot ako eh. Pero mabait. Lahat ng to, sir, sinaliyan nyo. Ito yung matindi. Motul. North to South. 2,000 kilometers, sir, ang tinakmo nyo rito. Grabe. 2,000 kilometers, 38 hours. Ah, ito yung endurance na dito sa Zambales. Endure Zambales. Challenge version 3 sa mga gustong sumali. Ilang, ano to, sir? Ilang hours? 24 hours. Ilang kilometers? 1,400 in 24 hours. Oh, ayan. Mga gospel boys. Grabe nyo na to. Ito, Endure Zambales. Ayoko na mag-endurance. Ano? Pero ito, to. Para to, ito bagay ito sa gospel. Oo. Pero ito, hahanapin nyo yung mga photo ops. Ang photo ops, walang kwan, walang coordinates. Yun ang kaibahan sa challenge na to. Yung photo ops, hahanapin nyo. Hahanapin. Kumbaga, walang cheat code. Kakaiba to, kakaibang endurance challenge to. Old school. Old school. Pahirapan talaga. So, pero kapag indoor rider ka, madali na. Ito, qualification dito, kailangan nakatapos ka ng dalawang 1,000 kilometer na event. Dalawa. Kasi sa dalawang 1,000 na yon, at least sumasali ka na ng mga iba para kapag hanapin mo yung lugar, alam na. At least may idea ka. Hindi ka mahirapan. Finisher ka, ng 1,400 within 24 hours, kasali ka doon sa paraffle ng KTM Duke 200. Yun. KTM Duke ha? Ang premyo? Oo. Oh. Kasama sa raffle? Oo. Oh. Nung mga finisher. Mga finisher. E paano sir, pagka hindi naman sila nag-finish? Hindi. No, wala. Hindi sila kasama. Participants lang. Pero meron matatanggap as participants. Lahat ay merong free kits. Lahat free kits. Free kits. Lahat libre. Walang registration. Hindi makakasali rito pagka walang 2,000 kilometers na sinalihan na endurance. Walang kang, hindi ka sumali ng dalawang 1,000. So yun ang requirements pala rito. Pero, kapag Philippine looper, kapag Philippine looper, we will consider that. Because? Kasi looper. Oh. Araw-araw. Kasi ang looper, karamihan yan, araw-araw tumatakbo ka. Oo, hindi yan. Once lang. Kaya yung endurance mo, subok din. Kasi nag-Philippine loop na rin ako. Alam ko na yun, hirap eh. Alam ko yung hirap. Ah, sir, kaya magpaliwanag. Anong kaibahan ng looper sa endurider na? Ayan, masarap. Ah, ito. Ang endurider, ay dumidiretso 24 to 36 hours. Diretso. Ang looper, pwedeng 8 hours lang a day. Nang tutulog siya sa gabi.
may nakapagpapahinga. Uh-huh. Ang Indo Rider walang pahinga. Uh-huh. Inaantok ka, umuulan, bumabagyo, bumabaha, Garcho. Tumatakbo ka. Pero sa Philippine Looper, araw-araw. Ang Philippine Looper is araw-araw ka naman tumatakbo. So si Ate Gemily kasi, nag-register ngayon dito. So tatakbo ka. Kahit ayoko na mag-endurance, sagot naman yung gas ko daw. Yung pala eh. Kaya pala, napilit ka sumali. Tapos, sasagutin din ni tatay yung panggas ko ng Iron Man din. Iron Man? Wala eh. Ang boss Iron Man is, sa akin lang ah, vlogger. Vlogger endurance. Vlogger endurance. Kasi yan ang laging napapansin nila eh. Na-highlights kasi. Oh, no? Kami, ginamit ko yung motor, yung kotse ko. Wala, walang pansin. Wala silang pansin sa kotse. So, ibig sabihin po sir, maliban sa boss Iron Man, may mas hardcore pa ng mga endurance talaga na... Si boss ang, Iron ito Man. Na lang, ito na lang. Ito na lang ha. Sa mga, ito na lang ha, hindi sa pagmamali. Ang... Boss Iron Man, basic sa amin yun. Oh. Kasi maliit kami. Ganito kasi yun. Kaya ng maliit, pero ruta ng malaki. Aha. Diba? Putsa, kaya natin ganito. Hindi na bakbak nakita mo ako paano pumasok. Hmm. Kung dumitikit kayo sa akin, putsa. Ganun yung bakbakan, diba? Ang tawag ko sa Sambales Endurance is BB Iron Man. Kasi maliliit yung motor namin. Maliliit eh. 200 and below. Okay? Pero sa ruta wala ang Iron Man. Yung version to ko 30 hours. Ay, yung version to 30 hours. Oo, 1250. Pero 1250 lang 'yun. Oo. Ngayon 24 hours pero 1400. Tapos yung mga maghahanap ka pa. Yung mga op, yung photo ops maghahanap ka pa. Right. Yan ang mga challenge. Yan ang challenging. Yan ang challenge. Yan ang essence ng Indo Rider. Ilan taon na ba kayo, sir? 71. Anong sikreto sa pagmumotor sa edad niyong 71? Six. Kailan, sir? January 28 and 29. Naku, hindi ako pwede nun. Birthday ko yung 28 eh. Dito party. Tapos, ang registration hanggang kailan? Actually, sa katapusan na eh. Ah, tapos na. Sayang. Katapusan. Ipasok mo si ano, bro? Yung mga gaspol, bagay sila. Pwede. Lapit ko kay sir. Ano pangalan, sir? Tatay na Lor. Tatay na Lor. Tatay na Lor. Tatay na Lor. Ah, ganito ha. Pag nagluloop tayo o may biyahe tayo, hindi pwedeng dumaan lang tayo dito, hindi tayo bibibisita kayo. Yes, true. Totoo yun. Kaya ako kayo dinala sa tatay ko. Totoo yun. Extension ng bahay ko to. Dito, mga Indo Riders, welcome. Kumain sila, matulog sila. Philippine Looper. Mga Philippine Looper, ang balak ko nga, dito, gagawin itong one ito, stopover to ng mga Looper. Eh. Kasi may tulugan dyan, walang problema pagkain dito. Open, free, open lahat. Dito, free food and lodging, alam niya yan. Yun, bono ko. Philippine Loop, sama sa mapa. Doon sa kwan, doon sa palaro ko, free food. Free food! Free food! Free registration! Oh, diba? Tapos kasama pa sa raffle ng KTM Juke, 200. Pagkatapos ng version 3, may balak pa kayong sundan, sir. Hindi ko lang alam. Kasi, kung may balak pa kayong sundan, baka dyan, makasali na kami. Kapag masusundan, 48 hours siguro. 48 hours, ilang kilometers naman yung balak nyo? 2,000 na yun eh. 2,000 na! Para tayo, ano na, parang motol na. Pero ang ruta pa rin, Panay Norte. Puro Luzon. Puro Norte pa rin, North Luzon or... Puro Luzon. Itong kanko na to, itong palaro ko na yung version 3 ay invitation only. Invitation lang pala. Invitation. Maraming gusto mong lumaro, pero niya, eh, kailangan Indo Rider sinasala namin. Kasi maraming sumasali, iyakin. Maraming sumasali, iyakin! Di sir na nagsabi, hindi kami. Oh. Daming mga iyakin na bakit walang martial? Bakit walang photo ops? Bakit walang karatula? Yan. Bakit walang banner? Ang dagal naming hinahanap. Ako naglaro ako, wala akong kwan, wala. Walang reklamo? Walang reklamo. Hindi ko alam kung saan ang lugar. Baguhan ako sa lugar na yon. Yes. Magtatanong ako, hahanapin ko, may kodigo ako. Yes. Yun naman talaga sir, dati naman yung endurance eh. Yun ang ngayon nga kasi ang endurance, pinapadali lang nung iba para dun sa mga beginner. Kasi gusto nila marami yung katapos. Para sumikat sila. Yan. No. Walang challenge yon. Yan. Challenge talaga yung walang challenge. Kaya tinawag na endurance challenge eh. Oo. Nandun yung challenge eh. Doon mo makikita,
kung gano'ng kakatalino, kaya navigational skill. Yes. Anong gagamitin mo, mapa? Sa cellphone. Oo. Oh. Eh, paano kung nawala yung signal? Ayun. Yung pag walang signal, di ba? Oh, ayun. Yun ang mga challenge. Yeah. Anong gagawin mo? Oh, sa bundok nga, sa buli na, nung nagpunta kami, walang signal eh. Oh, anong gagawin mo ngayon? Ayun. Wala na. Talaga, diba? Eh, gabi. Oh, walang kabahayan. Yeah. Maganda mag-organize si sir. Mga style. Aabangan ko yung mga ito, endurance. Ito yung nangigigil ako dyan sa matlog na yan eh. Matlog Manila? Baka ba sa sunod, tirahin na natin. Matlog Manila? Oo. Oh. Manila matlog. Yan yung biyahe nating sawang-sawa na tayo sa kalsada na yan. Tirahin nga natin ng... Mabili isang, na lang. Isang pasada lang. Yung... Yun, maraming salamat kay Tatay na Lore. May binigay sa aming souvenir. Tapos, mag... So, papakita ko lang sa inyo yung... motor na gamit ni Tatay na Lore pagka nag-e-endurance at saka yung iba pa ang motor na gamit niya pagka dito na. Pati RC ah. RC ah. Ato, Duke. Alimitan niyo yung gamit na pang-endurance. Alin. Ito. Ay, kaya pa na ito maraming sticker eh. Okay, bomba. Ay, tahimik to. Akron po, Mika. Ito na kami kakain ng tanghalian at saka ng hapunan. Yan. Salamat po. Matay. Kada buti kayo ng gabi. Thank you po. Kada, buti kayo ng gabi. Sige po. Salamat sa masarap na kwentuhan at pagkain po. At salamat din. Coming. Thank you po. Sige po. Sarap ka kwentuhan ni tatay. Dami ka matututunan. Kung pwede lang talaga akong tumakbo ng endurance ngayong noong January 28. Eh kaso birthday ko kasi yun eh. Time check 6:33 PM. Thank you tay. Maraming salamat ha. Balik kami dyan. Nice to meet you po, and diretso na tayo hanggang pauwi ng Antipolo or medyo tatambay pa kami ng first time moto. Malaman na, full tank na si Beastie 647, palis na kami dito sa May San Antonio. Namiss ko yung ganitong ride natin ha, kahit gabi, bumabakbak pa rin ha. Nasa harapan ang aming mentor, biyahe ni Gemily. Welcome to Subic, Philippine Loop Checkpoint. Tara! Tara na! Tumigil lang siya! Una ka, una! Pasok! Ito sinabi niya lang, Philippine Loop Checkpoint! Mawawalan tayo ng momentum eh. Pag tumigil agad tayo eh, maikli pa lang eh. Subic ng 704. Merry Christmas to you! Subic, dami nilang pambayad ng kuryente ah! Malinggap po na ito, ano? Kanina. Parang daan natin yung ano, Bisaya. Parang daan ng Bisaya. Oh, gabi. Dilim. Going to Dapitan, ito na po yun. Hello na may mga puti, modem. Oh, daan ng daan, sabi ni mentor. Teka lang, dalawang tricycle to ha. Imagine the world without tricycle. Kanan, Balanga, kaliwa, Lubao to San Fernando. Batano pala. Balanga, nakas naman. Layak. Ay, sayang. Dito yung pinsan mo, diba? Oo, eh kaso di ako makakadaan eh. Bibigyan ko naman ng oras yan. Pupunta ako dito. Layak. Time check 8:10 ng gabi. At nag-CR lang. Wee-wee time, ihilang pahinga. Oh, maambun pa. Kaya nga eh. Sila sa di kasi, binanggit pa kanina eh. Akala ko matatapos na yung ride na. Pili ko talaga si Gary yung may sumpa eh. Pause ka nga lang ganun bro. 2 days natin biyahe, walang ulan. Mukhang si Gary talaga ang ano. Okay, game. Tara. Huwag ka naman tumuloy. Ay, Gary talaga. Tapos si last day meron konti. Bumabanggit pa kasi kanina nung ulo ni Pampanga. Let's go. Konti na lang, tatawid na lang ang Bulacan. Ihanda ang puwet.
Oh, may pasok sana, may nakaharang may truck, nakaparada. Sige. Kanang Gaming. Ayun ni Ate. Waiting lang kami. Sa kaliwa ata papasok, sa kaliwa. Dito ako sa kanan. Pasok ako. May tricycle dyan, ha? Oo. Kanan. Kanan Gaming talaga dito, punta rin sa Pampanga. Nasa Dick, nasa? Likod mo. Likod ko. Ako pinakauli. Pag dinaretso ba to? Pwede naman, pareho lang. Pwede rin naman kumanan. Okay. Hindi, diretso eh. San Fernando. Diretso siya. Diretso siguro. Oh. Hindi naman siya nagsisignal eh. Time check 9:08 PM. Papasok na tayo sa matindihang pagsubok ng ating mga puwet. Nag-umpisa na. Boom, boom. Wala ng tulubakan. Paso sa kanan. Ah, lubak. Boom, 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 boom. Eh, yun lang matindi rito. Ay, ano siya sabi? Tigil mo na. Sabi niya, ano, sa... pagdating ng giginto. Kakaliwa na. Kakanan ba? Kakaliwa? Kakaliwa na ako. Kakaliwa na rin siya. Sarado na yung shop eh. Kape muna. Kape, gas na din. Sabay, gusto niya. O, sabay na lang nila kuya. Kape daw. Hindi daw ba nakakahiya? Hindi. Hindi naman. O, tara. Mabis ka usap eh. O, tara. O, sa inyo daw. Diretso daw sa inyo. O, tara. Kape daw. O, ikaw. Sige. What's the meaning of this? Ay, aksidente nga kuya. Kaya pala traffic. Ayun o. Salpok o. Wasak. Salpok. Wala na. Oh, wasak yung sa may harapan na hood eh. Okay, 9:38. Magkakape lang muna kami dito kay Boy P. Ano te? Kaya pa? Malayo pa tayo. Kape muna. Baka makatulog na. Bye-bye. Bye-bye. Sige. Okay, diretso tayo ng biyahe pa uwi. Sa Antipolo ko uwi. And kasabay ko nga si ate sa hanggang Marikina. Papagas lang muna ako at one bar na lang si Beastie. Last full tank. Diretso na to hanggang Antipolo. Okay, full tank na. Let's go. Actually, ang energy ko mga ano pa. 80%. Kaya ko pa nga umuwi hanggang Laguna eh. Relax. Yabang eh no. Hindi, pero totoo. Ang taas pa rin adrenaline ko ngayon. Sobrang ganda kasi talaga ng takbuhan namin kanina, yung pacing namin. Hindi nakakapagod. Talagang reserve yung energy. Okay, ako muna ang spearhead sa aming dalawa ni Ate Jem. Pagdating ng North Edsa, saka kami magpapalit. At di ko alam ang daan doon. Kalamitan kasi ang daan ko ay diretsong Cubao, tapos kakaliwa. Doon ako dumadaan papunta ng Antipolo. Siguro naman ay maluwag na yung daan. Time check, 10:29. Dito na tayo sa first time Moto Main, ang bagong lipat. Ito. Ayun oh, nilipat na oh. Time check, 11 PM. And lumiko na kami. Di ko lang alam kung saan ang daan ni Ate Jem. Siya na yung nasa harapan niya yun. Ngayon ko lang madadaanan itong dinadaanan niya ngayon. Lumiko kami sa may parting plaza ng Valenzuela eh. Ito palang daan na alam ni Ate Jem ay Katipunan pala to. Familiar sa akin eh. So ngayon, paglabas natin dito ay yung pakaliwa na papunta na ng Marikina. Dito, sa parting to, maghihiwalay na kami ni Ate Jem kasi siya ay dadaanan ng pataas. Dun sa kaliwa ako, dire-diretso ako Marcos Highway and diretso akong Sumulong Highway. Kung saan doon naman ako laging dumadaan. Grabe yung pacing talaga. Kakaiba pagka si Ate Jem ang nag-pacing eh. Oh, sisingit. Mapapasingit ka rin eh. Ate Jem talaga. Alam ko na to. Ito yung lagi kong dinadaanan eh. 4, 3, 2, 1. Bye bye. Sige te. Salamat sa ride. Thank you at nakasama namin ang aming mentor. Biyahe ni Jemily. Follow nyo siya sa kanyang Facebook page. 7 times Philippine Looper going 8, 9, 10, 11, 12 kung ilang Philippine Looper gusto niya. Ngayon ako ay padiretso na ng Antipolo at sa puntong to ay tatapusin ko na itong vlog natin ang ating
Hapas Loopers Gospel Boys Year End Ride. Ayan, kita-kits tayo ngayong 2023 sa mga susunod pa nating adventure, sa mga pupuntahan pa natin, sa mga lahat na madidiscover pa natin. So hanggang dito na lang mga kabakbak, and sana nag-enjoy kayo sa mga napanood nyo. Ride safe, stay safe sa inyong lahat. God will always provide. Aywa! Bago natin umpisan ang taong 2023, ay atin munang balikan ang nangyari ng taong 2022. Hindi man naging maganda ang pasok ng taong 2022 dahil sa problema na sumalubong. Hindi ito magiging dahilan para tumigil at mawala ng pag-asa. Bagkos, ay gawin natin itong dahilan para mas lalong pagbutihan at masigitan pa ang nakaraang nagawa. Samot-saring problema man ang harapin, ay huwag panghinaan ng loob. Magdasal at samahan ng gawa. Marami man na nagduda sa motor na gamit ko para ikutin ang bansa, mas lalo ko pinatunayan na hindi sukatan ang laki o liit ng motor para maiikot ang bansa. Determinasyon at sapat na preparasyon ang aking ginawa. Nagkaroon man ng mga hindi inaasahang abirya, may mga kaibigan ako na tunay na maaasahan at hindi nang iiwan sa oras ng pangangailangan. Sa aking paglalakbay, kasabay nito ang hindi maiwasang pangungulila sa aking mga mahal sa buhay na naiwan sa tahanan. Ang lungkot na aking nararamdaman sa tuwing malayo ako ay napapalitan ng kasiyahan dahil sa mga bagong kaibigan na aking natatagpuan sa aking paglalakbay. Kakaibang kasiyahan ang aking nararamdaman sa tuwing napupuntahan ko ang mga magagandang lugar dito sa ating bansa. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at sumusubaybay sa totoong kwento ng aking buhay. Bilang isang manlalakbay na adventurista, ako si John Fox, at samahan ninyo ako ngayong taong 2023 para sa panibagong kwento ng ating paglalakbay tungo sa magandang buhay na ating pinapangarap. Lagi nating tandaan, God will always provide. Aywa! I'm gonna change your mind.